Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And today's video, ang gusto ko i-share sa inyo is kung paano tayo or sa mga nagpaplanong kumuha ng kanilang passport, ay i-discuss ko ngayon ay kung paano kumuha ng passport. So ayan, ngayong kararating lang nitong passport namin kahapon. So pinadeliver kasi namin siya. So sa mga curious kung paano na ba ang proseso ng pagkuha ng ating passport ay eto na. Panoodin niyo yung video nito na to. Pero bago ko simulan yung video na ito, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-follow or i-click niyo din yung notification bell para updated kayo sa mga new videos na ina-upload ko. And paki-like na rin po yung video. Yan. Unang-una nating gagawin ay kailangan nating i-secure ang appointment natin or kumuha tayo ng appointment through online dun sa DFA passport appointment. So ngayon guys, napakahirap kumuha ng appointment kasi limited slots lang yung ino-offer doon sa site at mabilis pa siyang nauubos. So technique lang, tips lang mga beshi ko. So paano ba tayo makakasecure ng ating appointment? So ganito. Madalas na nag-o-open ng slots for appointments sa DFA online ay abangan nyo ng Wednesday, Thursday, Friday, even Saturday meron minsang slot. Pero mga 12 midnight yan, madalas nagkakaroon ng slot. Kaya kung kayo ay mag-o-open or gusto nyo mag-check ng appointment or mag-reserve ng appointment para sa pagkuha ng passport, piliin niyo yung mga araw na yung mga Wednesday, Thursday, Friday ng madaling araw. So yan, dyan kami nag-book. Actually, pag namin ang daming slot, yun nga lang, napakabilis mag-ubos ng slot. Kung kayo ay family na kukuha, huwag niyo nang piliitin na pindutin yung group appointment. Kasi kulang sa oras, ubos na agad ang slots bago nyo makuha yung slot na gusto nyo. So, ang gawin nyo na lang mga beshi, mga guys, para makakuha kayo ng, ma-secure nyo agad yung slots nyo, mag-individual appointment na lang kayong lahat. Mm-hmm, kung family kayo. And, take note, kasama din sa magpapa-appointment ang mga minors, yung mga baby, kasi before, tinry namin yan kung hindi nakukuha ng hindi na mag-a-appointment yung mga minors. No, pagdating namin doon, hindi talaga binigyan ng slots yung anak ko. Kasi nga, kailangan dumaan din sa appointment since pandemic ngayon. Dati kasi, hindi pandemic, dadali mo lang yung minors, okay na. So, pwede mo na siyang kuhanan ng passport. Actually, dala nga rin namin requirements, pero hindi talaga pwede. So, huwag nyo na subukan dalhin yung mga bata or yung mga minors or PWD na kasama nyo, senior citizen, especially kung hindi nyo nakuhanan ng appointment. So, kukunan nyo muna sila ng appointment, then pagdating natin dun sa mismong DFA, dun na lang sila bibigyan ng bukod na pila for courtesy lane. Yun. Okay. So, ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating i-secure kapag tayo ay nakakuha na ng appointment? Ay, ito pa pala. Pag tayo ay nag-book ng appointment, kailangan mabayaran natin kaagad kasi hindi maibibigay sa iyo yung slot and iintayin natin yung email ni DFA na ikaw ay yung email na yon, naglalaman yon nung schedule mo kung kailan ka pupunta at anong oras. Pero yung oras naman na yun, hindi naman, kahit di naman masunod yun kasi konti lang naman talaga yung pumupunta siya sa mismong DFA. So ngayon, kung halimbawa alas 2, alas 1, okay lang pumunta ka ng maaga kasi uunahin lang naman nila yung mga nandun yung oras na yun. Pag halimbawa, wala pa yung iba, papapasukin din naman kayo agad. Hindi naman na, kasi ang bilis lang naman ng pila, hindi naman siya ganun katagal kasi picture na lang naman or capturing na lang naman ng photos yung importante. So, yan. Ay, yung sunod na gagawin doon, pipila lang kayo para sa mga details, ganun. Mabilis lang po yung proseso. Hindi naman siya matagal. Actually, kung kumuha kami, wala pang 30 minutes, tapos na kaming lahat. Tapos na kami mag-asawa. Yung anak ko hindi na isama. Dinala ko pa ngayon anak ko eh, pero maluwag talaga. Kaya lang, strictly na sinusunod nila yung scheduling or yung nakabook, kung sino yung nakabook lang. Pero kung nakabook at that time, kahit hapon pa naman yung schedule mo, pwede ka naman na pumunta ng morning. So, yon. Ano ba yung mga requirements na kailangan nating
i-prepare. Unang-una, huwag nating kalilimutan ay ang ating PSA or yung ating birth certificate. So, importante po na madala natin yung ating PSA na original at magpa-photocopy din po tayo. Di ba, sobra yung ating photocopy. Basta may dala kayong original at dala nyo din po yung inyong photocopy. So, pinautocopy namin lahat ng requirements namin in A4 size. Ayan. Para lang sure. So, ngayon, next, kung ikaw ay kasal, sa mga ladies lang to, kung ikaw ay kasal, kailangan mo din ng certificate of marriage. So, importante siya sa mga kasal na. Pero sa mga single, hindi mo kailangan to. Huwag assuming. Hindi, wala pa kayo niya. Okay, so, una is the birth certificate, PSA po. PSA ang kailangan nila. And then, wala po akong PSA. Kumuha po kayo. Madali lang po kumuha nito. 195 lang po ito. Kung gusto nyo deliver, tiyatawad kayo pumila, nasa 300 something. Ganon. Hindi ko matandaan yung exact. Basta 300 something. Okay. So, yan. Yung birth certificate sa mga kasal na women, kagaya ko. So, ito. Certificate of marriage. Kailangan po ito. Yan. Tapos, i-photocopy din po natin. Kailangan po ng photocopy. Sa mga lalaki, hindi po kailangan ng certificate of marriage or yung tinatawag nating marriage certificate. Then, dalawa ng requirements na discuss ko. Pangalawang requirements na kailangan natin is valid ID po. Valid ID. Ano po yung mga valid ID? Mga government-issued ID, katulad po ng UMID, SSS, ano ba tawag dito? GSIS, kasali po yan. Ano pa ba? Kasali din kung may PRC, yung kasali yan, PRC, postal ID, ayan. Basta lahat ng government-issued ID, hindi lang po tumatanggap, hindi po valid ID yung ano ha, yung police clearance at saka NBI. So, yun. Kailangan ma-present natin yun. Teen ID, alam ko pwede siya. Actually, hindi. Teka lang. Yun. Dapat, pag sinabi valid ID, dapat digitized ID siya. Government-issued ID na digitized. Ayan, ito pa pala, voter's ID kasali. So, sa team, hindi. Hindi siya valid ID na tinatanggap doon. Parang wala siya sa list. Yon. Tapos, bukod doon, sa mga requirements na yon, ayan, meron ako dito dala na sample. Where is it? Diba, mga beshi ko, mga guys, mga kung sino man, ano man tawag ko sa inyo. Ayan. Diba, nag-set tayo ng appointment, nagbayad na din tayo. So, may marireceive tayo email from DFA. So, ang laman po nung email niya is yung electronic receipt number. Ayan, ito yon, ganito yon. Sample po ito. Ito yung sa husband ko. Ayan. Electronic receipt. Ayan, ganyan siya. Tapos, dalawang ano po yan, dalawang copy. So, isama nyo po yun. Kasi, pag pinrin nyo naman siya, kasama, nakadalawa na talaga siya. Tapos, yung passport application form, ganito siya, ganito itsura po nung application form. So, pag pinrin po natin yung sinend sa atin na appointment from DFA, ayan po yung lalabas. Ayan. So, kailangan po yan. So, ayan. So, yan lang naman yung requirements na kailangan natin. Okay? Unang-una is yung receipt, yung electronic receipt number na sinend ni DFA. Sumunod is yung ating application form. Nakasama din po nito pag pinrint natin. And then, yung ating pong ID, photocopy, at saka yung original. I-check po ito. Valid ID po. Nabanggit ko na kanina kung ano yung mga valid ID. So, pangatlo po yan. Pang-apat is yung inyong birth certificate. Photocopy din po. Tapos, dala nyo rin po ang original. Ia-attach yung ganyan. And then, sunod is kung kasal ang babae, ay kasama po ang certificate of marriage. Ito po yung original. So, dapat may nakaready din po kayo nito na photocopy. So, yan po yung kailangan nating i-prepare. And then, pag okay na, dumating na yung araw ng ating appointment, kailangan nating pumunta sa kung anong date yung nakalagay doon sa inyong appointment. O, doon sa appointment date nyo, nakalagay naman yan dyan.
Nakalagay po dun sa email ninyo at saka kung ano naman yung kinlik nyo, yun din naman po yung ibibigay sa inyo na yun din naman yung marireceive nyo. Ayan, hindi ko makita kung nasa dito. Pero chinek nila to eh. Okay, wait lang. So ito, makikita po natin dito. Ayan, your appointment is on, ayan, nakalagay siya. Dito, December 29, 2021. Tapos yung oras. So, kung ano yung date na nakalagay dyan, yun po yung araw na pupunta tayo doon. Yun, pwede maaga. Pwede din namang exacto sa oras nyo. Or at least 30 minutes na maaga doon sa schedule nyo. Kasi pipila pa tayo. Or i-screen pa yung inyong mga dalang mga documents. Kasi dadaan muna kayo ng screening bago kayo papasok sa mismong capturing area. Or doon sa mismong pilahan para sa pagkuha ng inyong passport. Okay. So, next, nakalagay din po dyan kung saan po kayo pupuntang site. Okay. Kasi since naubusan kami ng site dito malapit sa amin, dumayo pa kami ng Manila. Okay. Sa may DFANCR West. Yun, doon kami dumayo. Tapos, ayan, nakalagay din naman, oh, print your application form and e-receipt on an A4 size paper. So, nakalagay po, A4 size paper po yung pagpiprintan nyo. Babasahin nyo lang naman din, may mga step by step naman dito. So, doon na andun na kami, pinasa namin lahat ng, yung original dala namin, pati yung mga photocopy, pinresent muna namin doon sa screening area. So, in-screen niya, chinek niya doon sa original dala namin documents versus doon sa mismong photocopy. Tapos, in-stapler niya na, then sabi niya, oh, proceed na po kayo doon sa loob. Ayun, pumasok na kami sa loob, and then pipila na lang po. Doon po sa loob, paghihiwalayin po yung mga courtesy lane at saka yung mga regular lane. Yung mga kasama sa courtesy lane, syempre, is the senior citizen, the PWD, at syempre, yung mga minors. Ayan, yeah, doon sila pumipila sa courtesy lane. So, pero mabilis lang din naman ang pila doon sa regular lane kahit hindi ka mag-courtesy lane. Courtesy lane. So, yun nga lang. May pila din talaga for courtesy lane. Ayan. So, pagkatapos, ano ka na? Capturing art. Take note, sa mga first-timer, bawal po ang earrings. Tatanggalin po natin yan kapag po tayo ay magpapa-photo na, papapicture na doon po. And then, bawal din po ang necklace. So, wala pong ibang isusuot na mga accessories. Ayan. So, ako naman noon, may suot naman ako makeup na mild lang naman. Hindi naman ako pangsagalang nag-makeup ng pangsagala, etc. Hindi naman siya pinansin. So, yun nga lang. Hindi ko lang alam kung pag bonggacious yung makeup mo is ina-allowed. Feeling ko parang national ID. Hindi allowed yung masyadong bonggacious na mga makeup. Pero nung nagpa-picture ako, may makeup naman ako. Konti lang, very mild lang. So, yun. After magpa-photo, magpa-picture, so, nandun na yun sa pagkuha ng mga fingerprint natin. Ayan. Then, check ng details na tinatype doon. Kung ano din naman yung tinype natin doon sa pag-fill up ng appointment natin. Yun din naman halos ang nandun. So, i-check lang natin yun. Then, yung pictures. Okay na. And then, patapos na. Tapos na. Yun lang siya. Ganun siya kabilis. And then, tatanungin ka pala nila bago ka umuwi. Ano po bang gusto nyo? Ipa-deliver siya or pipick upin nyo? So, we choose na ano na lang, noong una pinili namin ay pick up, kaya lang naisip namin na sobrang layo kasi Bulacan kami tapos sa Manila kami kumuha ng passport. So, sabi namin ay deliver na lang kasi ganun din naman. Magkano yung delivery fee? 150 lang naman siya. So, kaya lang, since dalawa kami, hindi po pwedeng pagsamahin na isang 150 lang to. So, ang mangyayari, 150 sa isa, 150 sa isa. So, ganun po yung magiging proseso sa pagkuha ng nitong passport. So, yung pinadeliver naman namin, 150 lang naman, hindi na kami napagod bumiyahe, etc. Hindi na namin nirisyo yung sarili namin dahil sa pandemic na to. So, yun, dumating to kahapon, mismo sa bahay namin. Kung ano kasi yung, nilagay nating address doon kung saan i-deliver, doon nila i-deliver. Kung wala po kayo sa bahay, mag-iwan lang kayo ng letter at saka isang ID doon sa magki-claim ng inyong passport. Sasabihin naman nila kung anong date dadating. So, sinabi sa amin kasi, nasa, 17, ano ba? Parang sinabing 17 to 18, mga ganun dadating. January 17 to 18. Kasi nakalagay naman doon kung kailan siya darating sa bahay nyo. Sasabihin naman din sa inyo. Ngayon, 12 days kasi to na, di ba, kumuha ko ngayon, di mo siya makukuha ngayon, bibilang ka pa ng 12 days pataas bago dumating sa bahay or bago nyo i-claim, kunin doon sa mismong
kung pipikapin nyo, yun, tatawag muna kayo bago nyo kunin. So, hassle, diba? So, yun, kaya pinadeliver na lang namin siya. So, sa mga minors, ay sa mga may anak na gustong kuhanan ng passport, again, huwag nyo nang dalhin yung anak nyo kung walang appointment kasi hindi po nila kinikater. So, yun yung nangyari. Tatlo kasi kami kukuha ng passport kasama ang anak ko, pero yung anak ko hindi namin nakuhanan ng appointment. So, ang alam ko kasi dati, pwede. Oo nga naman, pwede noon kasi wala pang COVID, wala pa si COVID. Ngayon kasi naandyan na yung may pandemic ngayon. So, yun, hindi ina-allowed kung wala pong appointment ang bata. Kaya huwag nyo na pong dalhin ang bata, i-appointment nyo na lang din po siya kasabay po ninyo. Okay? So, sana may natutunan kayo. Actually, magandang ang passport ay valid ID din to. At ito ay 10 years na yung validity niya. So, napakaganda. So, sa mga nagbabalak kumuha, at sana may natutunan kayo sa aking video kung paano kumuha ng passport. Hindi kasi pwede mag-video sa loob, so wala akong mai-share sa inyo na video doon sa DFA. So, sana nagustuhan niyo yung video na ito. Huwag niyo po kalimutang mag-like, subscribe, and paki-share na rin po. At paki-hit na rin ang notification bell. By the way, ako nga pala si Julian Flores. At ito ang aking channel, July Sky Channel.